What's up mga peeps? We are back dito sa ating channel. So this time may ginagawa tayong double swing door na made of 1¾x4. Bali, pakita ko sa inyo or reveal ko sa inyo yung details ng ating ginawang double swing door gamit yung 1¾x4. Pero bago tayo magpatuloy mga peeps, kung bago ka lang sa aking channel, pasupport naman po. Please subscribe and then palike na rin ng video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So tara mga peeps, I wanna give you the details nitong ating ginawang double swing door. So tara, let's do this! So ito yung ating ginawang double swing door na made of 1¾x4, yung primary materials nito, and then yung ginamit nating lock or primary lock ng ating door is itong doorknob na ganito yung klase na parang naka-arc siya. Ayan. This is a kumbaga hindi po ito yung typical na mga door na kadalasang nire-render ng mga glass installer. So most of the time yung kanilang binibigay na option is ED door or 1¾ square tube. So since we wanted to make it more durable, so gumamit tayo ng rect tube na 1¾x4. At the same time, maganda siyang tingnan dahil nga po malaki yung frame. So yung process nito is similar lang po sa paggawa ng ED door. Siyempre gumamit tayo ng SOBC or snap-on basin cover na siyang magsisilbing hawakan or magiging clip ng ating glass. And then we also use itong ganitong klaseng hands dahil nga po yung advantage nito is yung clearance niya is sobrang liit lang. So it's almost 1/8 or less than 1/8 I guess. Ayan, bali yan lang po yung clearance niya. And then yung loobang bahagi nito, pakita ko sa inyo, tutumba muna natin mga peeps. Oops. Bali naglagay tayo ng palaman sa loob na bahagi nito. Ayan, dahil nga po yung mga aluminum ngayon sobrang nipis na. So we wanted it to be more durable. So naglagay tayo ng palaman nang sa gayon kapit na kapit po. Or there's no way na magbibend po yung ating aluminum. Dahil nga po may palaman siya. Bali cut size na interlocker. So bali itong dalawang hands lang po yung ating sinisiguro dahil nga po dito po yung pwersa or yung pinaka weight ng ating door. Kumbaga nagde-depend po dito sa ibabaw. So dalawang hands. So dun sa baba naman hindi na tayo naglagay ng palaman. So medyo may scratch nga po yung ating aluminum dahil hindi po natin nakita. But it's okay. Mahahide naman po yung parting ito. Same po sa kabilang door. Ganun pa rin po. Naglagay tayo ng parang palaman. And then yung ginamit nating magsisilbing bumper o stopper niya is this one, ESW na screen head jam. Bali kinaltasan natin yung ditong bahagi nang sa gayon it will flatten this area right here. At saka yung gagamitin nating closer nito nga pala is arm type lang po na yung malaking klase na arm type closer. And then yung process natin sa pagdugtong nito nga pala is to make it more durable. Ayan. Kumbaga naka-clamp po yung ating bracket na sa loob na bahagi po siya. Dito sa square tube nang sa gayong hindi po magbe-bend itong ating or hindi siya mababaklas dahil nga po nasa loob siya ng bahagi ng ating chauffeur frame. At saka yung gagamitin nating
pinaka-stopper din nga pala nito sa labas na bahagi is maglalagay tayo sa header. So update ko kayo mamaya dahil nga po schedule natin na ikakabit natin ito dun sa ating customer. Dahil nga po, bali tomorrow, gagamitin po yung bahay nila. So necessary na ma-install po yung ating ginagawang double swing door. Bali yung sukat nito mga peeps, 7538 yung pinaka width measurement. So yung clearance natin, nag-less tayo ng 38 lang. So 75 we divided into 2. So yan na po yung result. So most likely yung magiging clearance nito is 1/4 yung maximum and then 1/8 yung pinaka minimum. We'll see kung ano yung magiging result nito, and then we hope and na sana po kumbaga wala pong abirya na magaganap. So ito yung details ng ating ginawang bali hindi ko nanukunan ng video kung paano natin ito nilagay. So yan po, it's almost placing or fit na fit po. Bali we shape this area right here doon sa loob na bahagi nitong ating ginamit na doorknob, nang sa gayon malesa natin yung overlap niya, and then naglagay tayo ng kahoy dito sa loob. I will put the link below. Bali may ginawa na tayong video kung paano magkabit ng doorknob sa rectangular chob na 134x4. So yan na muna ngayon mga peeps, update ko na lang kayo mamaya sa pagkabit ng ating double swing door. Hindi nga pala ito push and fall dahil nga po bisagra lang po yung ating gamit, so isang direction lang po siya. So sa mga bago lang sa aming channel, huwag kalimutang i-subscribe at palike na rin ang video at saka paring na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming video natin kagaya nito. So this is Ben Pongswork, hanggang sa muli, bye bye.